na nila ang mga nagawa bago dumada. Ika nga sa Bisaya, buhat pasultion, dili sulti ang pabuhaton. Let our actions be the judge. Dahil kami sa pamalaang ito, sa paunguna ng ating Pangulo, gumagawa, hindi dumadada. Mga kababayan, dito po nagtatapos ang network briefing. Ito po ay organized by the Philippine Information Agency and Philippine Broadcasting Service and heard on COVID Radio, Radyo Pilipinas Nationwide at sa lahat ng digital platforms and PCOO. May replay din po tayo sa IBC 13. Maraming salamat po kay Rizal Acting Governor San Juan, Mayor Inares ng Antipolo City, kay Maria Jimena ng Pililia SK, DSWD Secretary Bautista, Trade Secretary Lopez at Finance. Wala na pala si Finance Secretary. Hindi na natin nakausap si ASEC Tony Lambino. At ang ating media partners, Antipolo Star, kay Ruel at kay Richard ng Radyo Natin Laguna. Dito po sa Network Briefing News, pinagtatagpo po mga LGU, national government at local media entities. Ito po si Communications Secretary Martin Andanar. Magkita-kita po tayo muli sa Lunes dito po sa Network Briefing News. Maraming salamat po. Susunod ng aking partner, Idol Erwin Tulfo, at ang kanyang programa. Mamimigay kaya si Idol Erwin ngayon ng ayuda. Sekretary, mamimigay ako ng 5,000 yung ayuda mo, sagot ko. 5,000? O, 5. 5 katao, tigpa 5,000. Bakit nun, ha? O, pag hindi masyado mabigat ang problema, tama na yung 1,000. Okay. Alam mo, kahit na off the air, pagkatapos ng programa, namimigay pa rin kami ng 1,000 yung mga kailangan ng bigas o kalahating kaban ng bigas. Kailangan ng mga losartan. Nagpapadala rin kami ng pang-losartan. Sek, matanong ko lang. Kasi may diferensya itong headphone ko. Ano yung ibang sabihing sauce tutuli? Ano na? Yung sauce tutuli? Ano ba yun? Hindi ko na. Ano yun? Sabi ko, ba't may tutuli? Ano yun? Latin yun. Alam ko Latin, pero meron bang Latin na tutuli? De, Latin yun ang sinabi ko. Salus populi. Salus populi. Ito kasi si Kelly Ramos, house tutuli, sabi niya. Tanong ko raw. Tapos meron ka pa raw yung pinopromote, yung Youth for Youth. Youth for Truth? Youth for Truth! Ikaw nga, Kelly, malis ka nga dyan. Sabi niya, sir, tanong mo, ipromote mo yung Youth for Youth. Anong Youth for Youth? Youth for Truth, yun yung programa youth ni Director Vinci Beltran na kinakausap mataan. Ayun. Tapos sinabi pa nito, sabi niya nun, bagalang ko pa raw. Di sabi ko, Youth for Youth. Youth for Truth. Yun. Youth for Truth. Alright. Mga bata para sa katotohanan. Ayun! In English pa kasi ito. Kasi start mo rito. Youth, sabi niya. Youth for Youth. Ha? Ano? Black is black. Yan. I want my baby back. Yan. Parang nga. Kasi baka sapa tayo mapunta. Maraming salamat. Mamaya, ikaw pa rin. Laging handa. Yes, sir. Ay, pinapanood ka ng nanay ko, ha, sa laging handa. Mabuti ro, hindi ka na nag-antipara. Nagalang-galang ka ro pag hindi ka naka-antipara. O, tsaka pakisabi kay nanay na pinatanggal ko na yung sideburns. Ito, wala na. Kasi yan ang comment niya dati, nung sa kabila pa tayong istasyon, lagi ka ro nakasalami, ano ka ro, bulag? Sabi ko, hindi. Sabi niya ngayon, tama na yan, ngayon kagalang-galang. Sabi ko, dapat lang, dahil secretary na yan. But anyway, sir. Tawag mo kay Ben, nakasalamin parate. Ay, hindi, yung talaga, nasisilaw yun . Merong may sakit palang gano'n pag tumatama yung reflection. Masakit sa mata. But anyway, mas maganda yung gano'ng wala kang salamin. Mas bumabata ka tignan. Yun. Pag nakakatabi ka mo yung mga cabinet secretaries, ikaw, parang ikaw ang baby. Baby damulag. Yan. Maraming salamat, Secretary Martin Andanar. Mamaya po yan, abangan nyo pa rin. Laging handa, ha? Dito po sa PTV at Radyo Pilipinas. Anyway, dire-diretso tayo, bayan. Ako, marami tayong pag-uusapan. Aha. At syempre, doon po mamaya na lang ho, yung abangan ho ninyo yung ayuda mo, sagot ko, ha? Mamimigay po tayo ng 5,000 piso. Ayan po ay hatid po sa atin ng mga ating sponsor. Lima yun. Yung isa po galing sa akin. Yung isa naman galing sa AXIS Party List kay Congressman Eric Yap. Yung isa galing sa PAGCOR. Yung isa galing sa PCSO. At yung isa galing sa SMDC.
Anyway, kahapon ho, teka muna bayan ha. Ito ay natulungan natin, napadalhan natin si Nanay Mercedita Daliba ng Cagayan. At ganun din po si Lani Morales ng Payatas at si Rachel ng Kalbayog. Pinadalhan na rin natin yan. Na pinadalhan din po natin ang tulong medical sina Jerry Tapang ng Valenzuela, si Richard Baro ng QC at Concordia Plarisa ng San Mateo Rizal. Alright! Mamaya po, tabayanan ho ninyo yung ayuda mo. Sagot ko pa rin, syempre. At text lang po kayo ha. Text po kayo sa mga number na ito. Para kung kayo po ay naka-Globe, 0906-4925-505. Kung kayo po ay naka-Smart, 0928-265-8796. Diyan po ha. Diyan po kayo magte-text. Mamaya-maya ho yan. 5,000 po. Tigli 5,000 ang bibigyan ho namin. Pero ito ay, sino ba ito? Yung mga napadalahan din natin kahapon, ha? Si Gladys Crisologo, Kevin Enoch ng Mandawi, Cebu, si Virgie ng Laguna, Linger Lane ng Kabuyaw, si Catherine ng Davao, at si Sir Lita Espiritu. Oy, Mang Antonio Dili, kayo po ay nawala po nung aking butihing assistant. Yung inyo pong contact number, Mang Antonio Dili. Kung po pwede po, sir, hindi po namin alam kung saan po ipapadala ito, Mang Antonio Dili. Pwede po bang tawagan nyo kaming muli sa aming pong telephone number? Or i-text nyo po kami sa Smart na lang namin, 0929-158-3377. Or di kaya 0916-685-4609. I-text nyo po kami. At hindi po namin malaman na wala po ibigla yung iyong number na bura sa dami po ng tumatawag. Anyway, bayan, kung kayo po ay may mga problema, may mga legal problem, medical problem, kailangan po ninyo ng tulong ng medical, palibing, etc., text po kayo dito sa 0929-158-3377 para sa Smart. Kung kayo po ay naka-Globe, 0916-685-4609. Kung kayo naman po ay may landline, tawag na po kayo 3410-6726 at 8370-1404. Diyan po ha, diyan ho ninyo ipadala yung inyo po mga requests. Kung meron din po kayo mga sumbong, may mga reklamo, wala hong problema. Anyway, bayan, tuloy-tuloy ho tayo. Ayan po ha. Mamaya po yung ayuda mo, sagot ko. Mamaya ho, mga 10:30 ho ng umaga, mag-i-entertain tayo. 5 po ang hinahanap natin na mabibiyayaan ng ayuda mo, sagot ko. Pero dito ho muna tayo, bayan, pag-usapan ho muna natin ito mga issues. As of 4 o'clock po kahapon, 28 ng Mayo, ang may sakit po na coronavirus o COVID-19 sa ating bansa ay 15,588. My goodness! Ang maaring matanong ninyo, bakit biglang dumami? Kasi po, bumilis na po yung paglabas ng resulta. Hindi po actually dumami. Ibig sabihin, dumami lang po, nagpabilis ang resulta. Mas marami na po ngayon mga testing center at mas mabilis na. Hindi na po inaabot ng 2 linggo, 3 linggo. Hindi na po yung kamamatayan mo na lang, wala pa rin, hindi pa rin malaman ang kaanak mo. Ngayon po, mabilis-bilis na, oras na lang po. Kaya ayan, umakyat na ho raw sa 15,588. Ang pumanaw, 921 na po. Oh, come on, pero ang gumaling naman, 3,598. Salamat naman. Sana lahat na lang gumaling. Iyan po ang latest, bayan. Alright. Ito ha. Biktima ba kayo? I think lahat naman ho tayo, biktima ng napakabagal na internet. Napakabagal na mga signal ng mga cellphone. Lahat ho tayo, pati nga si Secretary Roque nagre-reklamo. Kaya ang nangyari kahapon, bayan, hinak ng grupong Anonymous ang PLDT Customer Service Twitter. Di ba, PLDT cares? Ang ginawa ng Anonymous na hackers. PLDT, do not care. Ang sagot po nila, kaya daw po nila hinack
yung PLDT Customer Service Twitter dahil nabwisit po sila. Ayan o. As the pandemic arises, Filipinos need fast internet to communicate with their loved ones. Do your job. Sus Mario Josep. Sabi, do your job. The corrupt fear us, the honest support us, the heroic join us. We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us. Aha. O, PLDT. Yung inyo po mga internet. Meron karugtong yan. Sabi niya, Globe, you are next. Ay, ano sabi? O. Yan o. Globe, you are next. Sige, sige lang. Anonymous, mga sir, mga ma'am. Thank you. Marami pong natuwa sa inyong ginawa. Yehey palakpak, kahit papano raw, nakaganti raw ho sila. At hindi lang po, sana raw po yung inyong banta na isunod nyo yung Globe, isunod nyo na raw ho, pati yung Smart na rin. Kasi nga, napakabagal, Diyos ko po. Lahat na ho ng SIM card, binili ko na ho kahapon. May dito, Globe, Smart, PLDT, lahat na. Talk and Talk, at saka Sun, at saka Moon, binili ko na ho. Lahat ng SIM. Hala pa rin ho. Sus, Mari, sabi ng nanay ko, anak, kaantay ko, saan ka na ba? Sabi ko, mami, bumili na ako ng Sun, at yung kalaban ng Sun, Moon. Yung Talk and Text, binili ko na rin. Yung Red, lahat na. Smart, Globe, lahat na ng cellphone, lahat na ng pumunta pa yung tao ko sa Divisoria, yung dumukot sa mga SIM card doon sa pinibenta na tigpipiso. Wala talaga. Diyos ko po, Panginoon ko. Huminto na ho ako sa gitna ng EDSA kasi baka may mga building. Walang building. Doon ako sa ibabaw ng tulay, sa may farmers. Wala pa rin. Diyos ko po. Kaya ewan ko, yung marami hong natuwa, anonymous, ha? Na group of hackers. Sabi po ng ila, alam ho natin, mali ho yung ginawa ninyo, pero marami po nagpapalakpakan, yehey palakpakan, naiganti nyo raw sila. Oh, yeah! Inaantay po nila yung inyong banta na Globe, you are next. Sabi nga ng kumpare ko, tagal naman. pero sabi po ng kumpare ko, anonymous, thank you very much. Kayo na lang daw magiging boses ng sambayanan. Dahil wala eh, pati ang gobyerno at your mercy, at their mercy. Oh, pati DICT, nagkakahetot-hetot yung kanilang signal. Maging si Secretary Roque, yung kanilang Zoom, napuputol-putol. Oh, si Pangulong Duterte, nagbibigay ng teleconferencing, napuputol yung mukha, mahahati, nangingiwi, nakaganon si Pangulo. Oh, Diyos ko po, hindi na kayo nahiya niyan. Kaya sige po, anonymous, sir. Alam niyo na. Alam na this. Ito pa ang problema, bayan. Oh, sinasabi. Oh, online classes daw. Dahil may COVID. Paano ka? Ngayon pa lang nga na wala pang klase. Hirap na yung signal, internet. Dala-dalawa na itong packet wifi ko. Hindi lang packet, dinala ko na yung parang kasing laki na refrigerator na wifi sa baba. Hindi pa rin nagana. Sinasabing online classes. Eh pag nag-online classes, alam nyo ba kung ilan ang estudyante? 23 million simula sa kindergarten hanggang college. My goodness. Kung sabay-sabay nagagamit yan 23 million, hindi kaya babagsak ang internet ng PLDT Smart at Globe? Diyos ko po. Oh, sasabayan pa ng mga home work at home. O, patay na. Wala na. Ay, mga teacher pa, siyempre naka-internet din. Mga school. Oh, mga LTO, lahat. Oh, mga Zoom. Wala na, ay, wala na. Oh, sus, napakadaling magsabi na, online classes tayo, no problem yan. Eh, ngayon pa lang nga, nagkakahetot-hetot, wala pang klase. Sus, Mario Josep. Tapos titirahin ninyo, mag-online tayo. Ay, naku, Diyos ko po, Panginoong kailangan. Mamaya po, pag-uusapan ho natin yan. Isa pa hong pag-uusapan natin, inanunsyo po ng Pangulong Duterte sa June 1, officially, ibababa na po ang Metro Manila sa General Community Quarantine.
Ibig sabihin, hindi pa rin pwede gumala yung mga 20 pababa at saka yung mga senior citizen. Pero pwede na pong bumalik sa trabaho ang karamihan. Alright? Mayroon na rin pong mga MRT at LRT raw. Meron na rin, may mga nagsasabi, biyahe yung bus pero kalahati lang pasahero, pati mga jeep. Pero may nagsasabi, wala pa raw. Medyo nga magulo eh. Ito po ang ilalagay sa GCQ simula sa June 1. Metro Manila, Davao City, Region 2, Region 3, Region 4, Pangasinan. Alright? So asahan na ho, mukhang muling magbabalik ang traffic. So kung kayo ay magtatrabaho at kayo magko-commute, agahan. Eh kung ang pasok mo alas 8, pumila ka na ng alas 5, alas 4, di ba? Kasi baka pag pumila ka na yung parang dati pa rin, lalakad-lakad, pasipol-sipol ka pa. Maraming masakyan. Alam mo na, kalahati lang ang pasahero. Yung dating nga sinasakyan mong jeep na, ipit-ipit lang dyan, ha? Waluhan yan. Hindi na ngayon waluhan. Apat na lang. No. Sa isang side, apat sa kabila. At hindi mo rin pwedeng ipitin. Yes, Mariusip. Yan ho. Ang tanong ngayon, ready na ba ang Metro Manila? Marami hong kinakabahan ho ngayon. Diyos ko po. At ang tanong pa rin, paano na lang itong mga checkpoint? Napakadaming checkpoint. Isang halimbawa yan dyan, yung sa may E. Rodriguez. Naglagay ng checkpoint dito. Maglakad ka ng 50 hakbang, checkpoint na naman. Anong silbi ng po, tragis na checkpoint? O, 50. So, ang ginagawa ng mga de-deliver, bababa, itutulak yung motor nila sa sidewalk. Pati ikaw sasabihin mo, umikot ka lang sa driver, kung may driver ka, doon natin magkita sa kitao sa checkpoint. 50 hakbang, binilang ko. My goodness! Sabi ko, ano ba meron dito? Hindi naman sa tapat ng hospital. Wala, wala lang. Ewan ko. Diyos ko po. At mga barabarangay, pwede bang gibain nyo na yan? Wala namang, parang akala mo dito sa may, ano ba yung? Scout Tobias, Jesus Mariusip. Meron checkpoint dyan. Nasa linya si Lieutenant General Guillermo Eleazar, ang commander ng Joint Task Force on COVID-19. Magandang umaga po, General Eleazar, sir. Magandang umaga sa iyo, Erwin. Ganun din po sa mga nakikinig sa inyong programa. Alright. Sir, inanunsyo ng Pangulo kagabi ang Metro Manila ilalagay na sa GCQ. Ano ang ibig sabihin ito para sa kapulisan, para po sa inyo sa task force? What does this mean? Luluwag na ba, sir? Wala na ba tayong mga curfew, etc.? Yung mga 20 pwede nang lumabas ng bahay, mga senior citizen. Can you please explain, sir? Yes, Erwin, actually, hindi naman po ito bago sa atin kasi itong GCQ is meron na sa ibang lugar. So, lalo May 1 at noong May 16, nadagdagan pa. Pero siyempre, pinag-uusapan natin Metro Manila. From modified ECQ, mag-isang GCQ. Ang kaibahan nito is basically, from ECQ ngayon, nagpunta tayo sa GCQ na mas maluwag. Meaning, mas maraming mga industries and establishments na unpermitted to operate. Uh-huh. So, it could be translated sa mas maraming ngayon ng mga authorized persons na pwede lumabas. Uh-huh. At the same time, mas maraming sasakyan tayo makikita sa kalsada effective June 1. Uh-huh. Kaya nga po, ang mangyari po dito sa amin, on the side of the law enforcement, is dapat patupad pa rin natin doon at may siguro na ang mga lalabas lamang ay yung mga authorized kasi syempre nasa quarantine pa rin tayo at ang habol natin, magkaroon pa rin ng restriction ng movement doon sa mga taong hindi allowed na lumabas. Kaya patuloy pa rin yung mga checkpoint operation natin lamang, gagawin na siyang modified checkpoint. Itong at random na lang, magbabantay pa rin ang police natin sa mga establishmento na nag-ooperate na para mabantayan natin kung sumusunod sila doon sa mga alituntunin. At saka pati yung curfew natin is tuloy pa rin. Alright. So basically, ang tandaan po ng ating mga kababayan, mm-hmm, is that yung mga empleyado ng mga permitted industries, yeah, allowed sila lumabas, uh-oh, magdala sila lang ID, they can cross borders, uh-oh, they can cross checkpoint, ID lang katapat. So, i-honor na general yung ID. Kung kunwari ako ay nasa production ako ng ham o hot dog or ako ay nagtatrabaho sa isang restaurant, so pwede ko nang ipakita dahil restaurant ngayon, pwede nang take out, ipakita ko lang yun, sir, ako nagtatrabaho sa restaurant na ito, papunta ho ako doon. Ganun ho. Yes, Erwin, dati pa naman yan, kahit po una, nung ECQ, nag-MCQ, hanggang ECQ,
Ay, di lang po ay pwede na. Pwede ang alamin lang natin ngayon, kung yung bang sinagtatrabaho niya ay permitted na. Ayaw. Kung permitted na yun, ay di lang po katapat. Ngayon po, paparap po dun sa mga kababayan natin na hindi naman sila part ng workforce, pero mag-a-avail sila ng mga goods and services opo being provided by this permitted industries. Oo. Pwede po silang lumabas para mag-avail nun, pero doon lang nila i-avail to basically sa kanilang mga localities lang. Ayon. Hindi pa rin sila dapat magkocross ng border. Oo. Dahil alam naman po natin na sa inyong lugar, lalo sa Metro oo Manila, oo, eh, lahat po ng kailangan nyo nasa inyong syudad na. So, ang ibig sabihin, General, yun, naintindihan, nag-gets ko na ho. So, for example, ako po kami ngayon dito, ito mga, dito kami sa Visayas Avenue, hindi ako pwedeng pumunta ng Caloocan or Manila mag-shopping sa MOA. Bagkos, pwede ako dito sa North Avenue, may SM naman dyan, may mga pure gold dyan. Dito lang ako sa Quezon City. Kung hindi naman ako ika nga, hindi naman ako essential personnel. Tama? Tama yan, Erwin. Yun ang gusto natin parating sa ating mga kababayan. Mm-hmm. Hindi ngayon porque JCQ na, naku, papasyalan ko na yung kaibigan ko. Naku, pupuntahan ko na yung kabag-ara ko. Uh-oh. Hindi po pwedeng lumabas at mamasyal at dumala kung saan-saan. Doon pa rin kayo sa lugar nyo. Pwede kayong harangin ng mga checkpoint pa rin natin kung hindi kayo worker at mag-a-avail lang nito mga services na ito. Alright, sir. Matanong ko, pangalawa po, mayroong mga kalsada na may mga harang-harang na mga sanga ng kahoy nilagay ng mga barangay. Lalo na dito sa Irodreyes, ayaw mo kasi kung napasyal kayo dyan, nilagyan nila dyan ng, dyan sa Mairudi pa, approaching St. Luke's, ng parang mga kahoy-kahoy, may trapal pa. Biglang maglakad ka ng mga 100 meters o 100 steps, checkpoint na naman. So parang kinordon lang yung lugar na yun. Ano hong purpose noon? Wala namang tao, wala namang police, wala namang nagbabantay. Alam niyo po, binagbabawal yung mga checkpoint na hindi man by the local police. Oh. At yung mga sa mga internal naman po, tumutulong ang barangay at na-appreciate natin yan. Pero hindi sila basta-basta pwedeng magharang ng mga kalsada kung hindi ito coordinated sa mga police. Noon po kasing ECQ pa tayo, maintindihan natin na may mga sinasarang mga kalsada kasi nga para dahil kukunti yung lalabas na tao at mga sakyan. Pero ngayon kasi po, marami nang allowed. Kaya itong mga bagay na ito ay dapat po kinocoordinate sa police at dapat may coordination sila. Hindi basta-basta magsasara. So, ang sinabi nyo na yung police concern dyan, i-check nga yan. Opo. At hindi pwedeng basta tayo nagsasara dyan po ng mga sa, kalsada kung hindi coordinated. Opo, sa dito sa New Manila, napakadami, Jesus Mario Josef, mga 11th Avenue, 10th Avenue, napakadami dyan. Sa Scout area, Scout Tobias, walang mga tao, sir. Walang police. Yung barangay lang naglagay. Bagkos, nilagyan lang ng mga bato-bato, tali, mga kung ano-ano, sawali, para hindi lang madaanan ng mga sasakyan. Pero wala namang nagbabantay, General. Wala namang mag-check. So, nakakaika ka. It's causing traffic, lalo na po hindi sa mga approaching St. Luke's, umiikot yung mga sasakyan. Causing traffic lang ho. Sige po. Dahil wala namang nagbabantay, General. Yes, Erwin, tinake-note ko ito at tawagin ko mamaya yung district director ng QCPD para ipagbigay alam ito at ma-check nila. Dapat ayusin po ito lalo na. We are preparing for GCQ. Opo. At the same time, ito po ay, kagaya sinabi mo, kung hindi practical yan, dapat po hindi ginagawa. Pero alamin po natin at malaman bakit meron ganyan. Panghuli na lamang, sir, para sa mga taga Metro Manila. Ano ang dadalhin ko? Gusto kong bumili ng pagkain para sa pamilya ko, hindi ako essential personnel, wala pa rin trabaho yung opisina namin or work at home ako. Ano ang kailangan dalhin ko pag ako'y sinita ng pulis? Ano ang tamang pamamaraan at how will the police accost me or stop me? Paso. Ngayon po, ang ating panawagan na Erwin is that itong GCQ ngayon, alam natin na marami ng allowed na makakalabas. Hmm. Pero hindi naman ibig sabihin allowed na kayo, authorized na kayo, lalabas kayo nang wala naman kayong gagawin. Remember, hindi po namin kayo pwedeng mabantayan lahat. Mm-hmm. Pero ang lagi nating iisipin, yung post, come June 1, maraming lalabas. At kung wala naman kayo importanteng gagawin, baka mamaya makahawa o mahawa pa kayo. Mm-hmm. Kaya ang pakiusap natin sa ating mga kababayan, kung walang gagawin, stay at home. Huwag natin sayangin itong more than 2 months na ating pinagsakripisyuhan. So, uulit natin, ito ay disiplina ng bawat isa. Hindi alright tayo dapat lalabas para gawin yung mga bagay na hindi naman essential. So mm-hmm, yun po yung ating panawagan sa ating mga kababayan. Panghuli, may curfew pa rin, sir? Yes, mandated naman po dun sa atin dito sa mga
community quarantine guidelines natin na ang mga ordinansa na pinasa ng mga iba't ibang LGU ay tuloy-tuloy po rin po yung curfew nila. Magkakaiba po ang mga provision ng mga ordinansa ng mga curfew at alam dapat ng ating mga kabayan kung nasaan sila kung ano po yung mga provision na yun, kung gaano kahaba ang curfew. Pero ang minamandate po ng ITF sa atin pong mga LGU, curfew sa mga non-workers sa gabi. Mm. Pero kagaya sinasabi nga natin, even though mag-GCQ tayo, pero po meron mga targeted or focused barangay or community or zones na pwedeng itaas ang antas ng quarantine sa ECQ pa rin. Mm-hmm. Ito yung total lockdown. Mm-hmm. Depende na po sa assessment ng mga local government. Ayun. Alright. Malinaw. Sir, panghuli na lamang, sir. Remind ko lang, yung mga checkpoint dito ng mga patpat ang nilalagay, upuan, mga sirang furniture ng mga barangay. Baka pwede na pong patanggal siguro sa mga LGUs natin dahil wala namang katuturan, sir. Wala namang nagbabantay na pulis o mga tao, General. Yes, tama yun. Na, sasabihin natin yung ating mga kasamahan para ma-check nila at ma-review yung mga ginawang paglalagay ng mga checkpoint na yan. They will coordinate with the concerned offices like yung mga barangay para malaman natin kung bakit meron ganyan at gawin yung natatama. Police Lieutenant General Guillermo Eliazar, Joint Task Force Commander ng Coronavirus Shield Commander. Maraming salamat, sir. Magandang umaga. Have a nice weekend. Stay safe. Maraming salamat po. Magandang umaga. Ayan ha. Kung kayo'y pinagre-report na, dali nyo yung ID ninyo. At kayo maispatan ng polis dyan, sabihin mo, pabalik na po ako. Ito po yung company namin. Pero kung wala ka namang katuturan, gusto mo lang mamasyal, tika Quezon City ka, gusto pumunta ng MOA, hindi ka bawal pwede ron. Yan. Or tika Fairview ka, gusto mo pumunta sa, kasi wala dito sa Fairview SM yung bibilhin mo, pupunta ka doon sa Mega Mall, hindi po pwede. Hindi ka po pwede mag-shopping-shopping. Bumindli ka lang ng essential. Mario Sef talaga naman, Panginoon ko. Anyway, oras po natin, alas 10:28 ng umaga sa ating pagbabalik. Ito, tatalakayin ho muna natin yung tungkol sa internet. Kakayanin ba ng mga telco natin itong requirement pagpasok na ng mga bata? 28 million pala estudyante. Diyos my ko po. Goodness. Ay, sobra pa doon sa nangailangan ng ayuda ng DSWD. And of course, mamaya rin ho. Oho. Yung ating ayuda mo, sagot ko. Oh, yeah! 10:28 ng umaga. Good morning! Alright, tuloy-tuloy tayo. Bayan, oras po natin. Alas 10:32 ng umaga sa mga kabubukas lang po ng kanilang telebisyon. Welcome and good morning. Live na live na ho tayo. Nationwide telecast sa PTV. And of course, live tayo sa Radyo Pilipinas nationwide. And of course, sa YouTube and ika nga, live tayo sa Facebook. Ay, doon po sa nangangailangan ng mga ayuda, ha? Ay, ito po, ang inyong iti-text na numero, ha? Pag kayo naka-smart, 0928-265-8796. Kung kayo naka-globe, 0906-492-5505. Pakiusap po, ilagay ho ninyo ang inyong pangalan at kung saan kayo naka-anong lungsod o bayan kayo nakatira. Oho, at ano ho ang problema, ano ang kailangan? Alright, para matulungan ho namin kayo. Alright, bayan, tuloy-tuloy ho tayo. Nasa linya po si Professor Rogelio Quevedo, IT expert, dyan po sa UP Diliman. Magandang umaga po, Professor Quevedo, sir. Maganda po. Magandang araw po, Mr. Tulpo. Opo. Sir, ito pong kayo siguro, sir, nakaka-experience din kayo ng ika nga, paghina ng internet, pati itong mga signal. Ano po? Yun ang gusto ko ipaliwanag dyan. No? Sige, sir. Yung maghina ang internet signal, depende sa plan mo. Mm. Ang ine-emphasize ko, nandyan yung technology available. Mm-hmm. Ang problema lang, mahal. Mm-hmm. Sir, yung nakikita natin na data sa labas, kasi pumunta tayo sa mga lugar na masyadong mahina yung internet signal kasi nga, hindi maganda, hindi mahal yung plan. So, ang talagang nating problema, hindi yung mabagal na internet, kung hindi yung napakamahal na mga plans. Oo.
Kahapon, sir, hinak ng grupong Anonymous yung Twitter account ng PLDT sa galit daw ho nila because mahina ang signal o mahina ang internet. Anong reaction nyo rito, Prof? Yes, aware po dyan sa Anonymous, ano? Opo. Nakita na natin ang epekto ng Anonymous worldwide. Opo. Kung tinuturing nga sila na parang white terrorist group, oho, hindi katulad daw ng mga Al-Qaeda na pumapatay, pero ito, ang ginagawa nila, hinahack nila yung mga big business. Mm-mm. At delikado yung ginawa nila yun sa PLDT dahil malamang na malamang uulitin nila yon at malamang malaki magiging epekto nun sa PLDT. They have done it worldwide and now they have they're now poised to do it in the Philippines. Pero sir, parang marami yung mga kababayan natin ang agree sa kanila at nag-yehey palakpakan sa ginawa nila kasi napakasama naman po talaga ng signal ho kayo ng internet connection. Kahit po ako, sir, pinakamahal na po yung kinuha ko, sir. Dala-dalawa pa. Eh hindi rin ho gumagana. Tumitigil po. Eh hindi ko alam kung anong dahilan. Wala ho nakakapagbigay ng dahilan ngayon. Pati ang DICT, tinatawagan namin. Sinasabi ng DICT, kakausapin nila. Pero ala pa rin ho nangyari, Professor Quevedo. Hello? Yes. Alam mo, yung Anonymous, kaya nga sila very popular worldwide because ang kanilang ginagawa ay birahin yung mga big businesses. Kaya yung ginawa nila kahapon, marami talagang papalakpak. At kapag bumira sila, sabi ko nga, they are capable of repeating what they have done yesterday because yung ginawa nila kahapon is only a warning. I expect them na yung Anonymous na bibira o uulitin at malamang pain nila yung mga telco na PLDT, Smart at Globe. Aha. All right. Yung susunod na araw. Aha. Oo, malamang magagawa nila yan because they have done it worldwide and that is the reason na kung bakit sila very popular. Pinapalakpak talaga sila worldwide sa mga ginagawa ng Anonymous. Right. Kasi hindi naman sila nakakasakit katulad ng Al-Qaeda. Pero they're able to bring down big business. Okay. Sir, panghuli na lamang nakatanungan, Professor Quevedo. Ngayon daw, ay dahil tayo ay nasa quarantine, dahil itong COVID pandemic, ang solution, education, online education. Sir, sa inyong tingin, kakayanin po ba ng mga telcos natin? We have like more or less 26 million students going back to school. Sabihin na natin, 20 million na lang ang gagamit online, mga nasa private, or sabihin natin, 10 million, mga private schools. Kakayanin po ba ng mga telcos yung demand ng internet, sir, yung paggagamit? Alam mo, ang sistema dyan, depende kung actual online ang gagawin. Opo. O pwede naman kasi i-download ang pagtuturo at pagkatapos ay gagamitin na lamang yung i-download during the time na walang masyadong gumagamit. Kung wala, ita-download ng mga bandang 11 o'clock ng gabi. Opo. Hanggang 5 o'clock ng umaga. Aha. So, may paraan na magagawa dyan. Ang nakikita kong malaking problema ay yung hardware. Paano mo bibigyan ng hardware ang bawat estudyante? Opo. So, ang ibig sabihin yan, ang ating mga mahihira ay magiging mapupunta sa disadvantage doon sa mga estudyanteng mayayaman na makakabili ng mga iPhone, makakabili ng mga laptops. Kaya paano naman yung mga mahihirap na paano bibigyan ng kanya-kanyang tablet? Right. So sabi ko nga, yung solution dito sa internet, magagawa ng paraan niya by downloading at a particular time. Pero right, mas malaking problema, paano bibigyan ng ating gobyerno ang bawat isang mag-aral ng hardware? All right. Professor Rogelio Quevedo ng IT expert ng UP Diliman. Sir, maraming salamat for your time with us. Magandang umaga po. Thank you! Maraming salamat po. Alright bayan, nakambyo naman tayo kay Yusek Nepomuceno Malaluan ng Department of Education. Magandang umaga po, Yusek Malaluan, sir.
Yes, magandang umaga, Sir Erwin, at saka sa lahat ng mga tagapakinig mo. Sir, thank you po for joining us. Pero ito nga, nasabi po na Pangulo yesterday yung blended learning. All right, may internet, may radio, TV. Pero marami ho kasing nagtatanong, sir, and wondering, mukhang baka magiging more expensive ang education ngayon, lalo na yung mga bata bibili ng mga gadgets, ng mga iPad, laptop para ika nga makahabol kahit sa public school, sir. Even yung po yung kasamahan namin sa bahay, may anak po siya sa public, mapipilitan siya bumili ngayon ng Android na humihiram mo sa akin para sabi, sir, pwede bang mag-advance para makabili ako ng Android para sa anak ko na nasa grade 6 na po. Eh, hindi ko kaya paano ho ninyo mapapaliwanag ito na itong panahon ngayon mukhang expensive ang pag-aaral ngayon. Yusek. Hindi natin inuobliga ang mga magulang at saka yung mga mag-aaral na magkaroon ng mga gadgets na yan. Magkakaroon kami ng survey ngayon. Apo. Kasama nung enrollment natin mula June 1. Kung ano ang kalagayan ng bata at saka nung sa kanilang tahanan, kung sila ba ay may access sa internet o kung ano ang gadgets na meron sila, including radio, television, etc. Pero yan ay impormasyon na gagamitin natin para idisenyo natin kung paano ang paghahatid ng pag-aaral doon sa mga kanilang mga tahanan. At ang hindi nababanggit ay yung una na mga pamamaraan at yan ay yung paghahatid ng mga printed na modules na maihahatid mismo sa bahay ng mga bata o kaya ay iti-pick up ng kanilang kasama sa bahay o magulang sa mga designated na pick-up points whether in the school or in the barangay. So, wag pong matakot yung kung wala silang gadget. Ang kailangan lang ay tumugon sila dun sa survey namin para malaman natin kung paano ang akma na forma ng paghahatid doong learning resources or learning modules. Sir, kailan po itong enrollment? Isang buwan ang itinakda sa enrollment. Pag-umpisa na yan sa June 1. Hanggang? Hanggang sa June 30. Pero ang pag-enroll na yan, gusto sana natin na hingin yung tulong ninyo na ipaliwanag sa mga magulang at mga bata na huwag silang lalabas ngayong papasok na linggo mula June 1 at pupunta sa paaralan para magpa-enroll. Kung sila ay dati ng estudyante ng DepEd ng public school, yan ay about 22.5 million students from kindergarten to grade 12. Kung sila ay dati na nating estudyante, ay yung kanilang advisor nung nakaraang taon ang siyang makikipag-ugnayan sa kanila, tatawagan sila dun sa dati nilang contact information. At dun din, kung meron makikipag-ugnayan para masagot nila yung survey at saka yung enrollment form. Perfect. Kung sila ay may capacity na ma-email yun, pwede nilang sagutin online. Pero pwede rin namang yung teacher mismo, dahil ang isang teacher, Sir Erwin, ay may estudyante ka halimbawa na 40 students na advisory mo. So kaya naman niya yung maabot lahat at matanong dun sa questionnaire natin. Ang unang tanong, syempre, ay magpapatuloy po ba kayo sa pagpasok? At igagalang natin ang desisyon ng mga magulang kanilang ipapatala o hindi yung kanilang mga anak. Pero magbibigay din tayo ng paliwanag para ma-encourage sila na lumahok dito sa papasok na school year. Pang huling katanungan, Yusek Malaluan, yung mga sa private school online, kakayanin po ba? I'm sure kayo na experience nyo rin sa bahay ninyo na napakapangit ng internet signal na kahit ano, lahat na yata. Ako nga ako, sir, binili ko na lahat. Bumili na ako ng pocket wifi. Nagpa-install na ako ng kung ano-ano mga pina-install sa bahay. Napakapangit pa rin ho ng internet. Kakayanin ba itong sinasabi natin na ilang milyon din po yung mga mag-online na mag-aaral? Kahapon ho, yung isang university, nag-practice ho sila kasama po ang 20 mga bata. Diyos ko po, 1 hour. 45 minutes inaayos ni teacher yung kanyang
laptop dahil napakahinang signal daw sa bahay nila. Panay ang sabi sa mga estudyante, I'm sorry kids, I'm sorry, I'm working on it. Nung magkaroon na siya ng internet, putol-putol naman, hindi na maintindihan ng estudyante. So naubos yung isang oras kaayos. So meron ba tayong ika nga way dito para maayos itong problema na ito, ito sa internet, USEC? Okay, kailangan natin ng partnership dyan with the ICT. Opo. At ngayon ay siguro ay dapat ay isa ang the ICT sa tinitingnan natin. At kahapon nga ay si ang nabanggit ni Pangulong Duterte noong after na mag-present si Secretary Briones ay humingi ng tulong sa ibang mga ahensya, at ito ay isa sa kailangan nating magkaroon ng malinaw na partnership. Dun sa tanong mo kung talagang aasa whether private or public sa internet lamang, ay hindi pwede. Hindi kayang maihatid ang edukasyon kung ang talagang ang gagamitin lamang ay itong online system. Lalo na sa Department of Education, ay dalawa nga ang bagay dyan, whether meron ba silang access sa internet o may gadget ba sila. So, at malinaw na hindi yan kayanin. Kaya nga may iba pa tayo na mga pamamaraan na gagamitin, yung printed modules na nabanggit ko na, at atin ding tinitingnan kung saan pinakaangkop na gamitin yung television-based instruction, at kausap natin si Secretary Martin Andanarjan with respect to use of IBC 13, for example. Alright. USEC Nepomuceno Malaluan ng DepEd. Sir, maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Yes, magandang umaga rin, sir, at sa lahat ng tagapakinig po. All right. Oras po natin alas 10:46 ng umaga. Dito ho muna tayo. Bago ho doon sa ating ayuda mo sagot ko, dito ho muna tayo. Kumakalat ngayon sa social media ang umano'y katiwalian sa loob ng Philippine Coast Guard. Particular umano ang overpriced na pagbili nito sa personal protective equipment o PPE para sa kanilang mga tauhan. Pero ang Coast Guard, binaliit lamang ito dahil normal daw na may nagsusulputang aligasyon, lalo na ngayon na nakatakda sila magpalit ng liderato. Hinamon din ng Coast Guard na maglabas ng ebidensya at isampa sa korte ang mga nagre-reklamo at hindi sa social media ipadaan. Tama nga naman. Narito po ang aming report. Ilang social media posts ang kumakalat ngayon ukol sa umano'y katiwalian sa hanay ng Philippine Coast Guard. Partikular na tinukoy ang umano'y pagbili ng ahensya ng personal protective equipment o PPE. Bukod sa overpriced na raw ito, karamihan pa sa mga ito ay hindi nakarating sa ahensya. Pero ang Coast Guard agad pinabulaanan ng mga aligasyon. Wala po akong nalalaman na merong mga irregularity sa lahat ng procurement ng Philippine Coast Guard. Mahigpit po ang commandant namin, si Admiral Jovel Garcia, sa lahat ng mga bibili ng Philippine Coast Guard na dapat yung mga procedures ay na-observe at lahat ng mga binili ay dapat ma-deliver at kung sakali man, dapat yun pong pinakamagandang quality. Binaliwala rin ng ahensya ang aligasyon dahil karamihan sa mga ito ay walang basihan at wala ring ebidensya. Hinamon pa nila ang mga ito na isampa sa proper forum ang kanilang mga reklamo. Kung meron, wala namang problema po mag-imbestiga at kahit marami tayong ginagawa, pero hindi po natin pababayaan kung merong mga allegation na ganyan. Kung totoo po yung allegation, pwede naman po mag-file ng kaso, maglabas ng ebidensya at sa proper forum para po masagot ng maayos. Iisa naman ang nakikitang motibo ng Coast Guard kung bakit naglulutangan ang mga aligasyon sa kanilang ahensya. Normal daw ito tuwing magpapalit ng liderato ang kanilang hanay. Si Admiral Joel Garcia, ang komandant ng Coast Guard, ay nakatakdang magretiro ngayong Mayo. Pero may mga balita na posible raw na ma-extend ang termino nito dahil sa COVID-19 pandemic. Pagka ganitong magpapalit ng komandant, may mga palitan ng leadership,
parang normal na na mayroong ganito eh. Nakakainis lang. Mayroong mga ganitong mga aligasyon, mga sumbong, at wala naman akong nakikitang mga ebidensya pa. Busy po yung Coast Guard sa pagtulong sa ating mga OFW. Dami po natin ginagawa, halos lahat ng personnel natin dito. Sinasakripisyo yung kanilang kaligtasan. Siniguro rin ang ahensya na tuloy ang kanilang serbisyo sa publiko. Siniguro din. Alright bayan, dito na. Okay, makinig ha. Pwede pa rin po kayo mag-text. Text nyo po sa Smart 0928-265-8796. Sa Globe 0906-492-5505. Dito na po tayo sa Ayuda Mo, Sagot Ko segment. Okay, bueno. Yung nag-text po sa atin. Nasa ano ba? Ito, alright. Si Mang Adolfo G. Balane, 72 years old. Ang sabi niya, Erwin, may rheuma at prostate problem. Ako. My goodness! Si Tatay Adolfo ay taga Santa Maria, Bulacan. Tawagan niyo nga si Tatay Adolfo. Mm-hmm. Alright. Ay, nasa linya na pala si Tatay Adolfo G. Balane. Magandang umaga po, Tatay Adolfo, sir. Good morning po, Idol. Apo, si Erwin Tulfo po ito. Taga... Idol, kilala ko po kayo. Pati mga kapatid nyo, puro kayong matulungin sa tao. Ay, Kaya, Idol ko po kayo. Alright, sir. Okay. Trabaho po ninyo dati, sir? Nagtatrabaho po ako. Naging sidewalk vendor po ako. Ah, sidewalk? Nagtahuli yan. Nahuli yung aming ano doon. Okay. Pero kayo, may pamilya, may asawa, may mga anak, mga Adolfo? Single po ako. Single ka? Alright. Nakikain lang ako dito ngayon sa ano eh. Eh, wala din dito ng ayuda. Saan ho kayo nakatira? Kanin ho kayo nakikisukob o nakikain? Dito po sa ano, kamag-anak ko po. Ah, kamag-anak niyo. Alright. Hindi nagtatrabaho ako dati. Yun nga, yung nakuha yung aming mga gamit. Bakit nakuha yung gamit ninyo? Yung MLDA po nung nagkahigpitan. Okay. Hindi ko kayo nabigyan ng ayuda ng DSWD o nung lokal na pamahalaan dyan? Hindi po. Tatlong beses na nalista. Hindi naman na ano. So, lista lang na lista? kayo naman. Baka sabihin nila, nililista ng pangalan mo, Mang Adolfo. Gusto mo, bigyan ka pa. But anyway, Mang Adolfo, ha? Dito ho, hindi ka na kailangan magpalista. Okay? Ako maghahanap sa'yo. Sir, ha? Ano ho ang problema mo? Ano yung problema ninyo? Tinext nyo ho kanina. Ano ho yung dinadaing ninyo? Yung arthritis ko po, tsaka yung sa prostate problem ko. Alright, okay. So kailangan niyo na maintenance mga gamot kahit mag opo sir. All right. Kaya kahit magano ako ngayon, hindi ako makakalakad nga basta hirap akong lumakad. Okay. Mga Adolfo, sir. Kahit ganito po, opo. Yes, sir. Aha. Sandali lang ho ha. So wala na ho kayong nakatulog yung bata na yung bag ko kaya. Ayun, sandali lang ho sir. Ito ang aking assistant malapit na ito. Malapit na itong mga kamyon. Sandali lang po, mga Adolfo, ha? Ayun. Okay. Sir! Kayo ba yung nanonood na nakikinig sa radyo? Nakikinig po sa radyo. Radyo lang. Radyo. No problem, sir, ha? Ito, sir, ha? Mang Adolfo. Dahil ikaw po ang kauna-unahan naming na-contact at kayo kauna-unahang nag-text sa amin. During the program, ito Mang Adolfo, bibigyan kita ng 1, 2, 3, 4, 5,000 Mang Adolfo, papadala ko na ngayon, sir. Maraming salamat po sa inyo. Thank you ho, papadala na namin ngayon. Thank you po at may kukontak ko sa iyo mamaya-maya lang. Antayin nyo na lang ho dyan sa... Meron sa inyo, Palawan o Cebuana? Cebuana po ang malapit. Alright, Cebuana. Maraming salamat Mang Adolfo. Balane, magandang umaga po. Salamat din po. Pagpalaan kayo ng Diyos. Apo. Ayun, ganun lang ho bayan. Teka muna, meron pa dito. Marami ito. Sunod-sunod ito mga teksto sa atin eh.
hahanapin natin, okay? Nako, eh, aha, meron ditong mga text ng mga kababayan natin. Alright, mm-hmm. Ito naman ay, ano bang problema? Ay, ilagay ho ninyo kung ano hong, ayun, ano hong problema? Ano po? Oh, eh, kung ano ho ang kailangan ho ninyo, ano hong problema ninyo? Oh, ito, mm-hmm. Kunin mo nga itong number na yan. Ayan, si, sa taga Bulacan pala, si Tatay. Ito ngayon. Oo. Kung marami ho talagang hindi ho nabigyan ng ayuda, ay ta, okay. Sabi na yan, engineer. Itong susunod po, ha. Ito naman, i-text sa atin, ha. Si Jeric Polanco ng Commonwealth Quezon City. Ang problema ni Mang Jeric, pangkain at bigas lang po naman. Ayun, ayun. Pangkain at bigas lang naman pala ito, engineer. Simple lang ito. Aha. Tatawagan natin si Mang Jeric ay tiga Commonwealth Quezon City. Mm-hmm. Ay, pag hindi sumagot sa lumi, mga limang ring, eh, next naman. Kasi maraming nakapila dito. Ang daming mga... Okay na, okay na. Jeric Polanco, good morning! Good morning po, Sir Erwin. Opo. Aha, aha. Saan kayo nakatira? Commonwealth? Opo, Barangay Commonwealth Quezon City po, Sir. Commonwealth Quezon City. Anong trabaho mo nung bago magkaroon ng coronavirus, COVID-19? Ano lang po, nagsaservice lang po ako, computer service, nagre-repair po ako. Ah, nagre-repair ka ng computer. Opo, pero sa ngayon po, bihira lang po kasi umala ngayon. Wala ho, tatlong buwan ho. Wala, hindi kayo nakatanggap ng ayuda, sir? Nung sasap po, nung una, isang buwan, pero naubos din po. Ah, naubos. May mga anak ka, may mga pamilya? Ay, wala po. Ako lang po, pati yung papa ko. Ay, po. Yung papa mo, senior citizen na? Apo, apo, apo. Kaso wala din po siyang trabaho sa ngayon. Ikaw yung nag-aalaga sa papa mo? Ano po, ako po yung nag-aano minsan po, nag-aalaga po. Kaso ako yung gumagawa ng gawain bahay po. Alright. The next mo kanina, Jeric, sabi mo, kailangan mo ng pangkain tsaka bigas? Yes po, Sir Erwin po. Alright. Since kayo lang naman ang tatay mo, ha, at saka ikaw at saka tatay mo, ha, sagot ko na yung pambigas mo at saka pangkain mo, Jeric. Alright? Ayaw pa, salamat po, Sir. Okay, Erwin ito, po. Isa, dalawa, ito, 1,000 pang bigas, 1,000 pang kain, yan sa'yo, papadala sa'yo, Sir Jeric Polanco. Maraming salamat for texting. Good morning. Thank you po, Sir Erwin. Salamat po. Thank you po. Ayaw, ganun lang ho ka, kabilis yan. Oo. Teka muna, maghanap tayo yung pang-5,000. Mm-hmm. Teka muna. Alright. Yun. Alright. Ilagay ho ninyo yung mga pangalan ninyo. Ilagay ho ninyo para malaman ho natin kung sino ho kayo, tiga saan ho kayo, ha? At ano ho ang problema? Ha? Kailangan ho natin, ang dami rito, hindi naman nilalagay yung pangalan nila. Kung tiga saan sila. Nako. Ilagay ho ninyo, nasasayang ho yung text nyo. Ilalagay nyo lang dito, pambili ng diaper. Ala rin kayong, sino ho ba kayo, tiga saan ba kayo? Hindi nyo rin sinasabi. Diyos ko po naman. Kailangan ho, ilagay ho ninyo yung pangalan ninyo. Ano po? O kagaya nito, ito. Alright. Aha. Ayan. Kaya tawagan yan. Kasi, pag hindi ho ninyo ilalagay yung pangalan ninyo, hindi ho natin paano namin. Baka mamaya, iba yung kausap ko. Nasaan na yung engineer? Nawala na tuloy. Ito po, ibibigyan natin 5,000. Ano po? At, saan mo dyan? Ilang minuto na lang. Yan ba yan? Sigurado ka, ha? Mabawi kaya ito dahil tapos sumablay ito, eh. Mabawi ito, eh. Anyway, si sabi niyang ganon, Sir, tulungan mo ako
POJ driver po ako sa Valenzuela City. Wala po nakuha sa DSWD at maging sa LTFRB. Tatlong buwan wala pong padala sa mag-ina ko sa Mindanao. Naku po, sana matulungan mo po ako. Ariel Isanan, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din po, sir. Okay. Jeepney driver ka? Opo, opo. Pero walang pasada? Wala pa, wala pa. Mula na ECQ pa po. Okay. Pamilya mo nasaan? Nasa Mindanao? Mindanao po, sa Zamboanga del Norte. Ilan ang anak? Lima po, lima. Lima? Okay. Magpapasukan pa, ano? So, tatlong opo, buwan. Opo. Paano sila ngayon nabubuhay doon, sir? Naglalabada po yung mag-ina ko po. Mag-ina. Ilan taon yung panganay? Ilan taon ang bunso? 20 po ang bunso ko po. 9 na taon po. Alright, mga Ariel, ha? Isa, dalawa, okay. Tatlo, apat, lima. 5,000 papadala namin sa iyo ngayon mismo, mga Ariel. Salamat po, sorry, salamat po. Maraming salamat po and good morning. Naku bayan, alas 11 na po, inpunto ng umaga. Ipagpapatuloy ho natin sa Lunes. Anyway, hawak ko pa rin ho itong pera na ito. Ay, marami pa ho ito. Sa Lunes na lamang ho. God is good all the time. Ako po, Sir Erwin Tulfo. Nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga, bayan. Thank you.